Yan, at nagplano na ang tropa na magkakaroon kami ng motovlog, first motovlog, yan. At ang aming mga kasama, pupunta kami ng Quezon, Makalelan, Quezon, yan. Lasin at Makalelan na ang tatakbuhin, kung saan, yan, may mga kasama ko. Siya nga pala, ito yung aming barracks, ito yung aking trabaho, kaya dito kami mag-start ng first motovlog, yan. Kaya kung hindi pa po kayo nakapag-subscribe, subscribe na po sa aking first motovlog, si Lick Hill TV Vlog. Yan, at kasama ko po si Sergeant Tito. Yan, yung naka-inmax, kasama isa rin po siyang vlogger. Yan, 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 yan. Yan po yung aking kabady. Yan, siya po yung aking makakasama sa Makalelon, kung saan po ay pupuntahan namin yung sinasabi nilang Mountain of Faith. Yun, at tara na po, para masaksihan po natin, medyo excitement po itong lakad namin na to. Kasi first time ko po mag-motovlog, yan. Yan, ito po yung aking kasama, si Jibin, ang tagal gumagaw. Kaya ito, nadating pa lang. Inabot na kami ng init. Yun, at tara na! At yun nga, nandito na kami ngayon sa highway, kung saan malapit na po kami sa Bundok Peninsula. Pero bago po yan, gusto ko muna pong pasalamatan po ang aking sponsor, ang Tres Edges Clothing Brand, yan, yan po. At kung nakailangan po kayo ng mga table cover, table cloth, at ribbon, kung ano-ano pa po iba, pakibisit po ang kanyang Facebook page at table cover and chair cloth at iba pa. Pakitingnan po at pakibisita po yung kanilang Facebook page. At kung hindi naman, pwede po kayong tumawag sa 0970-794-9754, yan. At ngayon nga, ay malapit na po kami ngayon sa Bundok Peninsula na kung saan dito po nag-ihiwalay yung daan, papuntang Bicol or papuntang Atinunan, at papunta po ng Silangan, papunta po ng ano, Bundok Peninsula, yan. Tuloy, meron po dito ang palatandaan upang makita mo po kung talagang papunta ka na sa Bundok Peninsula. Meron po dito ang arko na kung saan doon ka na po dadaan, yan. Yan, at ito na po, ito na yung sinasabi kong arko. Yan, yan, nakikita niyo po yung brown na yan, yan. Yan po yung boundary ng Bundok Peninsula na kung saan kapag dumaan ka po dyan, paket ka na po talaga ng bundok. Yan, nakikita mo po yung kabundukan kung saan napakarami mga tao talaga. Yan. At dali, masarap talaga dito mag-ride kasi yun ang una. Maganda yung daan. Marirelax yung isip mo sa paghabang buhay kasi tanggal stress talaga yung nagpag-ride. So, yun, nakikita mo, tingnan mo naman yung daan, medyo maraming kahoy talaga. Talagang malamig yung simoy ng hangin dito. Kaya kung kayo mga nagbabalak din na pumunta, subukan nyo po kasi pampatanggal po talaga ng stress. Yun, at nandito na po kami ngayon sa may taas ng bundok. Paakyat na po kami ng bundok. Kung saan po medyo matarik na po yung daan, saka medyo pataas na talaga. Bago po ako magpatuloy sa aking pagganawa, gusto ko muna po pasalamatan po ang sponsor sa aming pagkain at nag-imbita po sa amin sa dalawang araw namin iisti sa Makalelon, ang Family Prisas. Yun, lalala na po si Tatay Prisas. Siya po talaga yung aming tour guide. At wow naman! Sponsor ng aming, wow, aming matikin, wow, doon sa loob ng dalawang araw. Kasi dalawang araw po kami mag-iisti talaga dyan sa Makalelon. At libre na naman po ang aking pagkain sa loob ng dalawang araw. Nakatipid tayo. Yun, na salamat po sa inyo pa Princess Family dyan sa Makalelon. Maraming salamat. Yun, ganun pa man, gusto ko lang po ipaabot sa mga riders na kunting ingat-ingat po sa ating mga pag-rides. Dahil dadalawa lang po ang gulong, lalo-lalo na po sa mga ganitong daan. Tingnan nyo po, talagang medyo matarik na, palikulik po pa. At bababa na po kami ngayon ng Bundok Peninsula. Pero talaga po napakapansin ko dito, medyo maganda po yung daan dito kasi espaltado talaga. Talagang hindi hassle po yung pagbiyahe dito. Kung tingnan nyo, medyo maganda talaga siya. Tapos wala pa siyang traffic. Siyempre, of course, nasa bundok tayo kaya wala po talaga traffic. Yun. Ganun pa man, gusto ko muna pong i-shoutout ang kaibigan kong vlogger dyan, si Drone Master dyan sa Maynila. Yun, shoutout sa'yo tol at mag-ingat ka palagi sa iyong trabaho. Saka po ang Tibay Motovlog dyan sa Tagaytay. Shoutout sa'yo. Ingat-ingat lagi kayo dyan. Gusto ko sa i-shoutout ang aking mga kaibigan at katrabaho dyan sa Lucena City. Yun, at bago pa ako magagawa, gusto ko muna po ipakita po ang aking bonggang intro. Yan. Para po maging
aware po ang lahat sa aming munting channel at maipakilala ko po sa inyo, nag-reach po kami ngayon ng 1,000 subscriber po. Yun. At pakitulungan po kami ma-reach po yun para po ma-monetize kami. Yun. Maraming maraming salamat po sa mga mag-join at sa mga mag-like, mag-subscribe po sa aking channel. Yun. Ito po ang aking channel, ang Leak Hair TV Vlog. Yun. Yun, at yun po ang aking munting channel, yun. Yun, at malapit na po tayo ngayon sa Makalelon, kung saan makikita na po natin ang Faith of Mountain na sinasabi. Actually, totoo dalawa talaga ang pagkakaalam ko na meron yan sa Quezon, eh, yung Faith of Mountain. Sa Lakbang Quezon po, meron din yan. Kaso ang pangalan niya po ay Kamay ni Jesus. Sinasabi po nila na pagkapares daw po ito ng, ano, ng itsura. At dito po sa mountain na to, dito po ipinapakita po yung ating pananampalataya at paghihirap po ni Jesus. Kung natatandaan niyo po sa mga movie, makikita mo yung paghihirap ni Jesus sa umpisa hanggang sa pagwawakas ng kanyang buhay, ay makikita mo po dito at ipinapakita po dito sa Faith of Mountain at sinasalisay po dito. Yun, nandito na po kami ngayon sa Makalelon, Quezon. Yun, at medyo pagod, kaya naghanda na po si Tatay Princess ng mga pagkain po natin para po mawala po yung ating gutom. Yun, maraming maraming salamat sa iyo, Tatay Princess, sa iyong mabuting loob para po paghandaan kami sa aming pagdating. Yun, yan po ang aking mga kasama. Talaga namang gutom na po ang aking mga kasama kasi medyo inabot na po kami ng init sa biyahe. At medyo inabot na po kami ng tanghalian. So maraming salamat po sa Tatay Prisas na nagluto po na pinakain sa amin sa aming pagdating. Yun, maraming salamat po sa Family Prisas. Yun nga, pagkatapos namin kumain, siyempre excitement, pupunta na po namin agad-agad yung Faith of Mountain. Na tara! Yun, at pumabiyahin na po kami papunta pong Faith of Mountain sa may malapit lang po ko sa bungad ng Makalelon. Kung saan po dito na po yung talagang pakay po natin yung makita po yung Faith of Mountain. Maraming salamat po sa nag-antabay po sa aming biyahe. Yun. Yun nga. At nandito na po kami sa bungad po ng sinasabing Faith of Mountain. Wow! Talaga naman po napakaganda at napakalamig po ng simoy ng hangin. Kahit mainit po yung panahon, talaga po yung simoy ng hangin. Mararamdaman mo po sa yung mga balat kung gaano po kalamig. Yun. At dito na po kami, yung sa may umpisa, naglalakad na po kami pataas. Andito po yung mga sinasabi nilang, ano, yung mga estatwa at pagsasadalan mula ng paghihirap ni Jesus sa umpisa hanggang po sa kanyang kamatayan. Yun, sinasadala po dito. Napakita po dito kung paano po siya nag-umpisa at paano po naghirap hanggang sa kanyang pagkamatay. Yan, at makikita po sa aking video na talaga pong napakaganda dito. Tingnan nyo naman po ang itsura. Oh, yan ang umpisa. Hanggang paakyat na po tayo ng paakyat, makikita po yung pagsasadala po nila. Yung marami po talaga dito makikitang mga tanawin na magaganda. Yung medyo excitement po talaga. Yun, at napakaswerte po talaga namin ngayong araw to kasi talaga po walang po ibang taong umakyat dito maliban po sa amin lang. Talagang sinasadya po, parang inakila namin yung lugar. Wala po kami ibang kasama at wala po kami ibang kasabay na pumunta dito ngayong araw para napaka God bless po na wala po kami kasiksikan. At tuloy napakarami daw po pumunta dito. Ewan ko lang po kung bakit ngayong araw na po talagang wala kami lang po talaga yung tao. Yan kung makikita mo sa video, yan po lang yung mga kasama ko yun. Nagsisimula na po kami umakyat at makita po kung paano po sinasadala nila yung paghihirap ni Jesus mula umpisa. Yun, at kung makikita mo sa aking video, makikita mo po dito yung Last Supper, yan. Makikita po yung pagsasadala dito ng Last Supper, yan. Yan po yun, oh. Tingnan mo pong maigi at na dito po pinapakita yung pagdalaan ni Jesus, yung huling hapunan. Yan po. Ang laki pong lamisa at ito po ang kanyang huling hapunan. Yun, natatanto po nga pong kasama ko. Medyo nagpapatawa pa. Gusto yata makikain pa dito sa Masapir. Gusto niya daw makisalo. Yun, at patuloy po tayo ngayon. Pataas na ng pataas. At yan, makikita po yun yung mga hodyo yun. Yan. Yan po yung mga hodyo. Na kung saan po
pinapakita dito kung gaano po talaga si pinahirapan si Jesus. Yan. Ang laki po ng isa po dito. Talaga mas malaki pa sa amin. Kung titinabo, tingnan niyo po ano. Medyo malaki pa po talaga sa amin. Ang kagandahan po dito talagang malalapitan mo siya as in malapit. Actually, may mga photoshoot din po kami dito ginawa na di naman po ipinagbabawal. Wala naman po dito mga reminders. Kaya open po talagang maki-picture taking ka dito sa mga estatwa. Tingnan niyo po. Yung mga kasama kong iba nakikipag-picture pa katabi. Yan, ito po si Jesus. Na kung saan pinapakita po dito na kinukuranahan na po siya nung kawad po yata. Kawad kung anong kawad. Basta yun po yung kawad sa ulo, nilagay sa ulo niya. Yan, dyan po nag-umpisa yun. Yan, pinapakita po dyan sa estatwa na yan. At marami pa po kayo matutunghayan dito mga ginawa ng mga Hodyo Jesus ng paghirap niya. Ito nga, dito yung pagpasa ng cross. Actually, nagpa-picture pa nga din ako dito. Yan, yan at tinan po natin maigi. Yan, ayan po yung rasapper sa baba. Kaya pandiyo, pataas na po kami ng pataas ng unti-unti. Iba't ibang movement naman po yung makikita niya sa mga estatwa. Ayan, ayan po yung pagpasan ni Kristo sa cross. Pinapakita rin po nila, tinan niyo po yung isang kasama at nagipag-picture po po doon sa tabi ni Jesus. Talaga pong napakasarap dito ang puntahan. Napaka nakakatanggal din po talaga ng stress. Isa pa, makikita mo dito yung mga ginawa ng unang panahon para ka na rin po nanood ng movie at para na rin po bumabalik sa yung isipan yung mga ginawa ni Jesus o yung mga napapanood natin actually. Kapag banal na araw, yun, makikita mo to sa mga movies. Andito po yun, pinapakita po dito kung paano po isinasadala. Kaya para na rin po kayo nanood ng movies. Libre na. Actually, naghihingal na po tayo kasi medyo matarik na po yung bundok. Medyo mataas na po yung ating inaakyat. Ayan, ayun po. At meron medyo mataas pa rin tangaagat yung mga sa pinakataas. Ayan, kung nakapansin nyo, medyo magalaw lang talaga yung cameraman ko kasi pagod na talaga yung cameraman eh. Kaya medyo, ano na, medyo kung saan sana nakakapal yung camera. Ibig sabihin, hindi pa talaga mayroon. At nag-uumpisa pa lang po kaming mag-reach out ng 1,000 subscriber po. Kaya po doon po sa mga hindi pa po nakakapag-subscribe, tulungan niyo po kami abutin po ang 1,000 subscriber bilang tulong niyo na po sa amin. At pasasalamatan po namin na napakarami yun. At andito na po, tingnan niyo po yung pagpako ng mga Jesus. Sinasadala pa rin dito kung paano siya ipinako at kung paano po siya pinahirapan. Kung titignan niyo mabuti, grabe talaga yung sakripisyo ng ating Panginoon ng panahon para lang po matubos yung ating mga kasalanan. Kaya po daw sa mga dyan po, sa mga kawatan natin dyan, shoutout sa inyo, please lang tigilan niyo na ang paggawa ng katarantaduan dahil wala pong maidudulot na mabuti yan sa inyong mga pamilya. Yun, yung paalala po sa inyo at hindi po kayo aasin sa buhay. Bukod pa doon, magiging impyerno ang inyong buhay. Tingnan niyo po ang pagsakripisyo ni Jesus dito. Pinapakita po dito kung paano po tinubos ang inyong mga kasalanan. Makonsensya naman kayo at kawawa naman po yung mga nabibiktima niyo. Yun, at patuloy po tayo sa ating pong pagbablog. Yun, pinapakita na po dito. Medyo nahihingal po tayo kasi medyo maparit na po talaga yung bundok. Yun. At ngayon po, nandito na po tayo. Pinapakita na po dito kung saan po pinako na po yung tatlong cross. Andito na po yung pagsasadala po doon sa tatlong cross. Andyan po, ito po yung isa, yung pang dalawang kasama ni Jesus at Jesus po nasa gitna. Yun, pinapakita na po dyan kung ang kanilang pagtatapos po ng pagpako sa cross. Yun, yan po yung kabuuan ng Peter Mountain kung nakikita nyo. Ah, medyo matarik po talaga siya. Kaya maraming salamat po sa mga nanonood at sa mga nag-antawi po ng aking channel. Maraming salamat sa inyo. Paki-subscribe po ng aking channel. Paki-hit pa rin po ang bell button para po updated po kayo at ganahan po kami sa aking mga susunod na video. At gusto po maraming pasalamatan ang Precious Family sa aming pong pag-invita at patuloy na pag-guide at pagiging tour guide namin. Yun, salamat sa ito kay Precious. At andito na po tayo, paakyat na po tayo dito kung saan po pinapakita na po ang pagkamatay ni Jesus. Wow, ang taakit naman ng hagdan. Kaya medyo hinihingal na po tayo. Yan po. At andito na po si Jesus. Yun, patay na po siya dito at ito na po yung pinakatuktok. Yun, ang kasama ko. Medyo may tinuturo pa yata. Sinasabi pang pangit ako. Yun, ito naman talaga.
Yan, dalawa po yung, yan po ang pagkamatay ni Jesus. Napak ito, at ito po si Tatay Prisas. Maraming-raming sa'yo, Tatay Prisas, dahil ikaw po yung nag-sponsor na aming pagkain. Yan, ito na po yung tuktok ng bundok na kung saan makikita mo po dito lahat. Andyan po yung pagkamatay ni Jesus. Ito na po yung kaulula. Ito po, pinapakita na po dito. Andito na po yung mga Maria. Pinapakita po dito kung saan patay na po si Jesus. Yan, dyan po nagwawakas po yung mga pagsasadula ng mga iskatwa, ang pagkamatay ni Jesus at ang muling pagkabuhay. Yan, ayun na. Yan, at yan po ang pagkabuhay ni Jesus. Yan po yung pinakatuktok ng talaga. Yan, yan po yung kabuhay ng makalero. Makikita niyo po yun. At ito po si Tatay Prisas. Yan po ang aking mga kasama sa aking paglalakbay. Yan, mga. Maraming salamat po sa patuloy na nag-antabay po ng aking vlog. Maraming salamat sa inyo. Tulungan mo po kami ma-reach out po ang 1,000 subscriber para po ma-monetize na po tayo. Yan, salamat po sa panonood.